So, what's up guys? So today, papakita ko sa inyo ang pinaka-best way kung paano natin i-straight or i-move ang ating ipin, lalo na sa panahon ng COVID. So, if you guys want to find out how we did it, stay tuned. So, welcome back guys to my channel. So, para sa mga bago kong viewers, please paki-subscribe and please paki-ring yung notification bell kasi malay nyo kayo ang isang lucky subscriber na manalo ng bagong smiley hat. So, ako nga pala si Doc SLY. Isa pa pong advantage ng aligners over po sa braces is hindi mo na kailangan bumalik every month. So, ang kagandaan dito, lalo na COVID ngayon, so kahit ako, nahirapan akong mag-braces. Actually, lahat po ng braces ko, tinanggal ko po lahat. At nag-aligners po lahat sila dahil ayoko po silang balik ng balik dito para gawin lang yung braces nila every month magkita. Napaka-delikado as of now. So, kailangan pa mag-commute, pumunta dito para lang magpa-adjust ng braces. And of course, hindi essential magpa-adjust ng braces. So, pwede naman siyang mag-antay kesa ma-COVID ka para lang sa magpa-adjust at i-move ng 1mm lang ang i-move every month, mga kaibigan. So, gaano kaliit yung 1mm para i-move ang ipin mo every month. So, pero ang aligners po, mga kaibigan, kahit na mag-ECQ o mag-lockdown ng 3 taon matatapos ka. Kahit po na umalis ka, so ito ay napaka-perfect din po sa mga pasyente na katulad ng umaalis, abroad, OFW, na hindi talaga naka-base dito sa Pilipinas. So umalis ka, mag-OJT ka sa ibang bansa, so maayos yung mai-straight natin lahat ng ipin mo. Kahit na malayo ka pa at kahit na gaano ka pa katagal. Ang kailangan ko lang mga kaibigan ay picturean mo kung nasang aligners ka na at para lang makita ko mga kaibigan na sinusuot mo yung tamang aligners. So for example lang mga kaibigan, so itong pasyente ko na to na nagpa-zirconia sa atin sa upper. So ito, print ko na yung kanyang aligners. So ito yung number 1 niya. So kung titingnan nyo, itong harapan na side ay nakababa. Lahat po itong side na nandito ay iaangat po natin para pumatong dun sa kanyang bagong zirconia. And of course, itong nakatabiking kong na isang ipin na hindi supposed to be, dapat kasi lalagyan ko siya ng removable denture kasi hindi ko malagay kasi nga may nakaharang na ipin. So sabi ko kay sir, i-aligners na lang natin para ito ay magamit mo kaysa bunutin natin. So ito, so from here, number 1, at tatapos siya ngayon sa number 26. So bawat isa, ang isa ay isusuot niya for 2 weeks. So for example, yung number 1, isusuot niya for 2 weeks ng 22 hours a day. Tatanggalin mo lang kapag kakain ka and kapag magtutoothbrush ka. That's the only time na tatanggalin mo. Pero 22 hours a day, kailangan mo siyang isuot para mag-move yung ipin mo. So, after nun, kapag kan humulma na yung ipin mo dun sa part na yon, pwede mo nang isuot yung number 2. Kapag hindi mo siya sinuot ng 22 hours a day for 2 weeks, hindi ka pwedeng mag-level up. Hindi ka makaka-level up, hindi mo masusuot yung number 2. Kalokohan na masuot mo yung number na next. Kasi nga, hindi mo siya, hindi pa nag-move yung ipin mo dun sa part na number na yun. So mga kaibigan, ang aligners po, may chance rin po siyang masira, mawala, malagay nyo sa tissue, matapon ng nanay mo. So kapag ka nangyari yun, syempre, akala ko ba, Doc, pwede pa tayo, hindi mo na kailangan bumalik. So, hindi mo kailangan bumalik kapag ka nawala mo yung aligners mo o nasira. Tawagan mo lang kami, sabihin mo sa amin kung anong number yung nawala mo, and of course, ipapa-courier na lang natin yung nawala. Hindi mo kailangan bumalik. So guys, thank you guys for watching my video. So muli, ako po si Doc SLY. Move on, and goodbye.